Kumusta mga kaibigan? Welcome back po sa aking channel. Medyo busy po tayo sa mga nakaraang araw kaya ngayon lang po nakapag-upload. So, kumusta po? Bali, i-share ko lang po itong isa sa mga tanggap kong repair. Ito po ay yung nagbi-blink yung picture niya. So, ayan po, nakikita po natin. So, maaaring basic na lang ito sa ating mga master na technician. So, ang idea ko po dito ay maaaring may nagsushort siya na sa tax switch. Pero tingnan po natin yung loob para malaman po natin kung ano naging trouble talaga niya. So, ito po ay isang Pensonic. So, maliit lang po siya. Bali, sa 15 inches lang. So, buksan po natin para makita yung pinaka-loob niya. So, natanggal ko na po yung pinaka-cover at nakalabas na yung pinaka-board niya. So, ipa-plug ko po para makita natin na nagbi-blink yung picture niya. Magpapatay sindi. So, ayan po. Bali, nabuhay siya. So, nakita natin yung logo tapos nag-off ulit. So, ayan po. So, pag ganito pong trouble, bali, doon muna tayo doon sa pinakasimpleng paraan ng pagka-troubleshoot. So, bali, iyahan ko po itong pinaka-linya ng tax switch. Bali, tinanggal ko po yung pinaka-linya ng, o yung socket ng tax switch. So, kung napansin niyo po, bali, nag-steady yung power niya. So, hindi siya namatay. So, sa ganito po, bali, sa pagtutroubleshoot po kasi, dapat doon tayo sa simpleng paraan. So, hindi ka agad tayo doon sa palit ng mga pyesa or yung mga pinaka mainboard. So, malamang po dito may nagsushort sa pinaka tax switch. So, tatanggalin ko po yung pinaka pindutan niya o yung tax switch. So, wala po itong pinag-iba doon sa minsan po may mga flat TV tayo na ano, lumalakas yung volume or humihina. Kahit hindi mo siya pinipindot or
hindi mo siya ina-adjust yung pinaka volume or lumilipat siya ng kusa. So pag ganito po kasi madalas may nag short doon sa pinaka attack switch. So ayan po, bali po nung ibalik yung pinaka linya ng attack switch, nag-o-off siya. So tanggalin ulit natin, bali nag-steady siya. So maaari po sa ganito, maaaring shortage yung attack switch or meron siyang corrosion na tinatawag, o yung nag-o-omido yung mga pins ng linya papunta sa pinaka mainboard niya. So i-try kong i-test yung pinaka attack switch. So ayan po, so gamit ko po yung analog tester na mukhang matagal na, marami na pinagdaanan yung tester. So ayan po, bali mayroon siyang nare-reading, mayroon siyang continuity. So in-expect po dito kasi na wala siyang continuity. So ayan po, bali pag ganito po tatanggalin kung actual yung pinaka tack switch. Tapos i-reading ulit natin, i-tester ulit. Bali di-desolder ko yung pinaka switch. So bali ito po ay naka, hindi po naka-connect doon sa pinaka mainboard yung tack switch. Oh, ayan po, bali tanggal ko na yung pinaka tack switch. So ayan po, bali natanggal yung naka-switch niya pero meron pa rin continuity yung pinagtanggalan. So dapat po in-expect ko dito na wala na siyang continuity. So ibig sabihin po dito okay yung tack switch. So maaari po dito may nagsushort dito sa dito po sa pinakasakit niya. So ayan po, bali meron siyang continuity. So may nagsushort po pa ganyan. So malamang po dito sa pinaka pins. Bali ang ganito ba ang tawag, nag-uumido siya, bali kaya nagsu-short.
So ayan po, bali hindi nag-o-off yung pinaka flat TV dahil nakahang yung pinaka socket. So ayan po, so bali lilinisin ko yung pinaka pins ng socket, yung pinaka pagkita niya. So maliit lang po yan. So ayan po, tatanggalin ko yung pinaka maaaring dyan po nagsushort kasi yan. So madalas po nakaka-encounter kami ng ganito. Bali yung iba po lumalakas yung sounds niya or humihina. Yung iba naman po sa channel, lumilipat siyang kusa kahit na hindi pinipindot. So madalas po dyan nagkakaproblema yan. So ayan po, bali i-test po natin. Wala. Ayan, bali na wala po yung shorted niya. So malamang po ang naging problema lang talaga nito ay yung tinatawag na umido or nagkaroon ng corrosion. So kung titingnan po, napaka basic lang nito, lalo na sa ating mga master technician. So ganito po talaga ang pag ano namin sa bali sa troubleshooting, dun muna sa simpleng paraan, hindi doon sa pagpapalit agad ng mga board or ng mga spare parts. So sabi nga, ang problema minsan ay nasa simpleng paraan lang ang solusyon. So guys, bali hinangin ko yung tack switch na tinanggal. Ayan. Bali ibabalik ko siya. So ayan, bali pinindot ko, hindi na siya nag-o-off. So nag-short lang po talaga siya doon sa may socket ng linya, doon sa tack switch papunta sa mainboard. So ayan po, bali testing natin sa video. So ayan po, bali okay na siya mga kaibigan. Salamat po sa panonood, pasuportan lang po ang aking channel.